All right. Good morning, everyone, and welcome again to our mandatory 8-hour OSH seminar for workers or employees. Okay. Once again, my name is Ferdinand Z. Pascual, Occupational Safety and Health Officer of FEU NRMF, and I'll be your speaker for today's module. This is the continuation of our module 3, the Industrial Hygiene and Chemical Safety. So, discuss natin, no? Ano ba yung industrial hygiene and yung chemical safety. Again, our training house rules, certificates of completion shall be given to participants with complete attendance for this mandatory OSH training for employees. Okay, this is our topic for this module, industrial hygiene and chemical safety. For the objectives, at the end of the session, participants will be able to explain the principles of industrial hygiene. Ano ba yung industrial hygiene? Then, identify health hazards associated in the workplace. Okay, talakayin natin yan. And apply the practical measures on the safe handling and storage of chemicals. Also, discuss the importance of a workplace chemical safety program. What is industrial hygiene? Okay, as defined, is both a science and an art devoted to anticipation and recognition. Yun yung sa part or yung portion ng identification, no? You'll be able to anticipate or recognize. That yun yung para sa identification. Also, evaluation. May portion din ng evaluation where you can grade yung level of risk or yung priority level, no? Hazard identified, and also control or yung mga measures of those environmental factors or stresses arising in from the workplace that may cause sickness, impaired health and well-being, or significant discomfort among workers or among citizens of the community. Okay, what are the health hazards, no? This is a condition in the workplace that may cause significant discomfort. Ito yung mga factors na co-contribute para magkaroon ng discomfort o yung hindi komportable, okay? And impaired health or employees. Impaired the health of employees or workers or yung mga nagiging sanhi ng pagkakaroon ng sakit. Okay, these are the examples, okay? Chemical hazards, physical hazards, biological hazards, and also ergonomics. Explain natin yan lahat namaya, no? Okay, classifications of health hazards. First, we have chemical hazards, physical hazards, biological hazards, and ergonomic hazards. Yan yung apat na klase ng hazards, okay? Classifications of hazards. So, i-discuss natin kung ano yung pinagkaiba or yung pagkakaiba nung apat na yan. Okay, number one, for chemical hazards. How do chemicals become hazardous to person's health? Okay, yun yung tanong, eh, no? Paano ba nagiging delikado ang chemicals sa health ng ating sa health ng mga employees. Okay? The answer is, when they become airborne, pag sumama na sila sa hangin, and also, in excessive concentration, pag medyo makapal na, peak na yung concentration ng chemical, or yung prolonged exposure, and these are the nature or forms of exposure to chemical hazards, no? Tingnan natin lahat. We have mist, we have vapors, gases, dust, kasama din yan, and fumes. Okay, just to enlighten everyone kung tungkol dun sa mga nature or yung form ng chemicals, no? Itingnan natin tong table na to. Okay, organic solvents, ang nature niyan or ang form is vapor. Okay, for acids or bases, mist naman yan, mist. And for dust or particulates,
nasa powder form siya or fibers. And in heavy metals, fumes naman, like sa mga welding activities. And for gases, of course, gas. Okay, let's go to physical hazards naman. Pag sinabing physical hazards naman, ito naman yung mga contributing factors or yung mga types ng physical hazards, no? Una, for physical hazards, we have noise, vibration, illumination, temperature, pressure, and as well as the radiation. Yan yung mga bagay na pwedeng mag-cause ng physical hazard sa employees. Okay? Number one, noise. These are the unwanted and excessive sounds. Okay? Form of vibration conducted through solids, liquids, or gases. This is one example lang for physical hazards, no? Yung noise. Okay? Since wala naman tayong, wala tayong lahat, wala naman tayong testing device to measure the level of noise kung hazardous na ba siya or okay pa siya sa ating pandinig. Ito yung gamitin natin, no? Yung arm's length rule. Okay? Sabi, if two people with no hearing impairment have to raise their voices or shout to be heard in a distance of less than arm's length from each other, the sound level is potentially hazardous. So, ibig sabihin, kung wala kang ang testing devices para ma-measure mo yung level of noise, okay? Ito yung gamitin mo, arm's length rule. Halimbawa, nag-uusap kayo, wala naman kayong diferensya sa pandinig, wala kayong diferensya sa tenga. Pero, in the distance of arm length, hindi kayo magkaintindihan nung nag-uusap kayo. So, ibig sabihin nun, it is potentially hazardous na. Okay? So, makakatulong to sa inyo kasi sabi ko nga, even ako, wala naman akong testing device to measure the level or yung noise level, malaman natin. Gamitin nyo tong arm's length rule. No? Yan. Pagka, yan, mga less than 1 meter yung distance nyo sa isa't isa, and then nag-uusap kayo, and hindi nyo marinig yung sinasabi ng kausap or yung sinasabi nyo, hindi niya marinig, ibig sabihin nun, hazardous na yung noise level dun sa environment nyo. For example, may nagdi-drill sa tabi nyo, tapos nag-uusap kayo, hindi nyo maintindihan yung sinasabi ng bawat isa. Ibig sabihin nun, hazardous na. Okay? For vibration, this is the transmission of mechanical energy from sources of oscillation. Yung low frequency or whole body, like yung nanggagaling sa forklifts, vehicles, vibrating platforms, etc. Okay? For high frequency or segmental naman, yung mga hand-driven power tools such as yung mga chainsaw, yung mga grinders, and polishers. Yan din yung mga nagiging cause ng physical hazards, no, through vibration. For illumination, it's the measure of stream of light falling on a surface. Okay? We have two sources of light, no? Our natural light source is our sun. And for the artificial light is yung mga bulbs na yan na ginagamit natin sa bahay or sa workplace. Then, types of workplace lighting. Now, we have general lighting, yung nakikita nyo sa buong opisina nyo. Yan yung tinatawag na general lighting. And for local lighting, yung specific lang yung gamit niya for, let's say, sa table nyo, yan, like lampshade. No, those are the two types of workplace lighting. Okay? Remember, yung two sources of light is the natural coming from the sun and the artificial one is coming from the yung mga bombilya na ginagamit natin. Then, yung types of workplace lighting, again, for general lighting, yan yung ilaw na nakikita nyo sa loob ng opisina nyo or sa mga hallways or sa mga common areas. But for the local lighting, ito yung specific lang yung use. Like, sabi ko nga, yung mga lampshades na ginagamit nyo sa desk or sa table. Okay? For
temperature naman, no, extreme temperature. These are the factors affecting heat exposure. Number one, thermal factors, yung humidity, yung temperatura ng environment natin kung saan tayo nagtatrabaho, no? Physical workload like light, moderate, heavy, and very heavy. Okay? Then work rest regimen, yung work process ng trabaho. Okay, for biological hazards naman, we have two types of biological hazards. Okay. Number one is the microbiological. These are the bacteria, viruses, molds, fungi, and protozoa. Ito yung maliliit na klase ng biological hazards na pwedeng hindi mo makikita with your bare eyes, pero pag gumamit ka ng microscope or yung mga microscopic instruments, makikita mo yung kanyang itsura. And the other type of the biological hazard is yung macrobiological. These are the insects, parasites, plants, and animals. Yan yung kaya nang makita ng mga mata natin, no? Unlike dun sa microbiological, hindi natin siya makikita with our own or bare eyes kasi sobrang liliit niya. Pero sa macrobiological, kaya natin siyang makita. Okay? Okay, paano ba natin na-acquire yung mga chemical hazards na yan and yung mga biological hazards, no? Both chemical and biological hazards can enter a person's body through ingestion. Okay? For example, pag kumakain tayo, merong napahalo na chemical or biological hazards or kahit umiinom tayo, papasok yan sa katawan natin. That's first one, no? For the second one, in second way or second route of acquiring these chemical and biological hazards is through inhalation. Yung hinihinga natin, pwede natin yan makuha through inhalation. Okay? The third one is yung through skin contact. Like, yung pagka natapunan ka or nadikit sa balat mo yung mga chemicals na yan, pwedeng magkaroon ng allergic reaction or kung masyadong matapang yung chemical or yung base or na acid, pwedeng masunog yung ating skin. Okay, the fourth one is the ergonomic hazards, no? Maraming nagtatanong, ano ba yung ergonomics? Okay, to define, ergonomics is a process of designing or arranging workplaces, products, and system so that they fit the people who use them. Okay? To, naka-bold na. Fit the task to the person. Yun lang yung simplified explanation doon. No? Okay? Yung dapat, komportable kang gagalaw dun sa ginagawa mo or dun sa task. Okay? Basic example, no, sa office, tingnan natin yung sa office. Kung ang setup ng computer mo is hindi tama dun sa position mo in the prolonged period of doing your task, pwede kang magkaroon ng mga physical injuries. Okay? Pwedeng sa arm, pwedeng sa neck, pwedeng sa back. Explain natin, no? Ergonomic hazard examples, okay? Improperly designed tools or work areas. Yun nga yung sinasabi ko kanina, yung sa setup ng computer mo, for example, yung monitor and your keyboard, pag medyo awkward yung positioning mo, magkakaroon ka dyan ng mga injuries like back pain or yung minsan carpal tunnel pa nga eh. Minsan yung sa neck pain, okay? Or the repetitive and awkward movements. Yun nga yung sinasabi ko na pag awkward yung positioning mo tapos paulit-ulit mong ginagawa, yan ka na magkakaroon ng injury. Poor posture, yung maling positioning ng katawan mo habang ginagawa mo yung trabaho. Imagine, normally 8 hours tayong
pumapasok sa opisina or even sa field, no? Tapos you have the poor posture. So imagine pag-uwi mo sa bahay, masakit yung balakang mo, masakit yung likod mo. And that's because of the improperly designed or of your work areas. And poor posture na din. A frequent and improper lifting or reaching. Ito naman para sa mga nagbubuhat, no? Nagiging cause din yan ng pananakit ng katawan or mga iba pang injuries. Okay? Forceful motion, yung pagpilit or pagbubuhat ng mabibigat. And poor visual conditions. Pagpaminsan, madilim yung environment mo tapos dun ka nagtatrabaho. Yan. Ang nagiging contributing factor sila para magkaroon ng injuries. Okay, for the summary, ito yung mga factors natin sa health hazards, no? Yung physical, chemical, ergonomics, and biological. Okay? Again, for physical hazards, we have noise, vibration, radiation, inadequate illumination, temperature, or extreme temperature. Okay? For chemical hazards, we have dust, gases, vapors, fumes, and mist. Okay, na-explain naman natin kanina yung mga natures and forms nila, no, kung saan sila galing. For biological, we have viruses, bacteria, fungi, parasites, insects, and etc. For ergonomic health hazards, the exhaustive physical exertions, excessive standing, improper motions, lifting heavy load, job monotony, and workplace stress. Yun nga, yung condition or yung awkward positioning ay nagko-contribute din ng injuries. Yan yung tinatawag nating ergonomics. How hazards are identified? Okay, number one, syempre, kailangan nating mag-walk through or yung ocular inspection, no? Dun sa areas natin, like sa mga sections, sa departments, or even dun sa kabuuang facility. Eh, para makita natin kung ano yung mga hazard na existing at mabigyan natin ng recommendation for preventive measures, yung mga controls natin. Okay? Review of process involved. Kailangan i-alamin din natin kung paano bang ginagawa yung work o yung task. Alamin natin yung work process para madali natin siyang ma-analyze kung meron bang mali or kailangan ba nating dagdagan ng control measures. Okay? Also, gathering workers' complaints. Ito, normally, nangyayari to sa lahat ng establishments. No? Kailangan nating makinig dun sa mga complaints na ibinibigay ng mga employees. Kasi sila yung nakakaranas, sila yung nandun sa workplace na yon, sa work area. Sila yung nakakaalam at nakakaramdam kung meron bang mali. So, kailangan natin silang pakinggan. Knowing the raw materials used, products, and byproducts. Okay. Dito, sa chemical kasi, sa chemical hazards, no? Kailangan alam natin kung basically yung properties ng ginagamit nating mga chemicals. Okay? For example, yung mga cleaning agents na ginagamit natin sa mga sarili-sarili nating offices or sa buong establishment, dapat alam natin kung ano yung kanilang properties para madali nating mabibigyan ng control measures or alam natin ang gagawin pag magkaroon ng spills, for example, or accidental ingestion or sabi nga, yung skin contact, alam natin kung paano natin siya susolusyonan. Okay? Also, the globally harmonized system or yung tinatawag nating GHS or yung sa labeling. Also, pictograms and safety datasheet. Okay? Discuss ko yan more. What is a label? This is an appropriate group of written, printed, or graphic information.
elements concerning a hazardous product that are affixed, may mga nakadikit, or printed on or attached to the immediate container of a hazardous product or to the outside packaging of a hazardous product. So, ibig sabihin lang, for example, yung isang container or isang galon na may laman na chemicals, dapat meron siyang proper or standard labeling. Okay? Then, explain ko mamaya kung ano ba yung itsura ng tamang labeling ng chemicals. Yung tinatawag natin globally harmonized system. Okay. Ito yung example, no, ng GHS compliant label. Components are, dapat meron siyang product identifier. So, ito nga, tinuro niya, yung product identifier niya is yung ammonia. Example lang, ha? And then, dapat meron siyang signal word na pwedeng danger, pwedeng caution, pwedeng notice. Ito sa kanya nga, signal word niya is danger. Okay? And also, dapat meron siyang hazard statement. Bakit ba siya hazardous? Toxic if ingested, yun yung naka-state sa kanya, no? And precautionary statements, basahin ko, ah, wash hands thoroughly after handling. Keep container tightly closed when not in use. Keep away from heat. Sparks, open flames may explode when exposed to high heat. Use in an open area that is well ventilated. Breathing in ammonia is irritating and corrosive. Wear protective gloves and safety goggles to prevent burns and irritation. So, kumpleto, no? Nandiyan na yung kanyang precautionary statements. So, kaya mahalaga yung GHS label, no? Kasi makikita mo dyan, like, ito nga, yung precautionary statements na yan. Kompletong-kompleto. Sabi pa, if swallowed, immediately call poison control or doctor or physician. Drink water or milk to dilute ammonia. Meron ding ano, mga control measures na binibigay, okay? And also, we have supplier information. For example, ito nga, ABC Chemicals from 123 Main Street. Okay, nandyan yung address and yung contact number para pag kinailangan nating alamin ano ba yung mga properties ng chemicals na accidenting na nalulon or tumapon sa balat ng empleyado, mabibigay nila yung properties. At makakatulong yon para mabigyan natin ng first aid. Okay? And these are the pictograms. Mamaya papakita ko kung ano yung mga ibig sabihin ng mga bungo, yung mga parang apoy na yan, at yung mga test tubes. Okay? These are the GHS pictograms. Okay? Tingnan natin isa-isa, okay. Yung number one, nakalagay explosives. Pag ganyan yung nakita nyo sa picture ng GHS label ng chemicals, it could be hazardous kasi it can explode, may self-reactive siya, organic peroxides, which are all harmful to our health. Okay? Dito nang pababa tayo, no? Gases. Pag nakita niyo yung ganyan na parang ice drop yung itsura, ibig sabihin niya gases under pressure yung mga nakalagay sa cylinder. Ibig sabihin, yung gas, pressurized siya na nakalagay sa cylinder. And this one, yung parang tao na may parang octopus. Ibig sabihin niya, carcinogenic or carcinogens. Ibig sabihin niya, toxic, masama sa respiratory, bad for reproductive, toxicity, target organ toxicity. Diyan, makikita nyo ng lahat yung mga pwedeng maging cause nung chemical na yan. And also, dito sa second row, second column, yung flammables. Pag nakita nyo ganyan parang apoy, flammables ang ibig sabihin yan. Okay? Yung toxicity, pagka may bungo, then so are the others, no? Lagi naman yan may kasamang mga words.
na pwede nyong mabasa, hindi naman yan ilalagay na pictograms lang. Okay, also yung part pa rin is yung safety data sheet. Ano ba yung safety data sheet? It is a summary of the important health, safety, and toxicological information on the chemical or the mixture ingredients. Yeah. Usually, normally, pagka bumibili tayo ng mga cleaning agents or other form of chemicals, dapat yung supplier, meron din silang safety data sheet na binibigay. Kasi nandito yung mga information na kakailanganin natin pag nagkaroon tayo ng inhalation or ingestion or even yung skin contact sa tao. May mga nilalaman ng safety data sheet. Okay? These are the contents. No? Number one, identification of the chemicals. Siyempre, kung anong chemicals yun. Hazards identification, composition, or information on ingredients. We have first aid measures. Nandiyan na, sasabihin na lang, babasahin na lang natin kung anong dapat gawin. Okay? We have firefighting measures, accidental release measures, handling and storage, exposure control, and personal protection. Also, number 9, physical and chemical properties. Yes, stability and reactivity, toxicological information, ecological information, disposal, transport information, regulatory information, and other informations. Tingnan natin kung totoo yan. Yan. Okay, medyo maliit lang pero lahat ng sinabi dito sa contents na to is makikita dito sa safety data sheet na dapat kasama siyang binibigay ng supplier pag nag-purchase tayo ng chemicals. Okay, DOLE Department Order number 13614. Ano ba 'yan? Guidelines for the implementation of the globally harmonized system in chemical safety program in the workplace. Kunin natin yung section 1. These guidelines shall apply to all workplaces engaged in the manufacture, use, storage of industrial chemicals in the private sector, including their supply chain. Sige. Lahat pala ng gumagamit or nagma-manufacture or nag-store ng mga ganitong klaseng industrial chemicals, kailangan sundin itong Department Order Number 13614. Section 2. These guidelines aims to protect workers and properties from the hazard of chemicals and to prevent or reduce the incidence of chemically induced accidents, illnesses, and injuries and death resulting in the use of chemicals at work. So again, just like dun sa Department Order 19818, no, yung emphasis nung DO is to protect workers dun sa mga possible or mga pwedeng mangyaring accident. Work Environment Measurement, yung tinatawag na WEM. Ano ba yung WEM? Kasi usually ginagawa to sa isang establishment to measure yung working environment natin, no? Yung mga hazards dun sa working environment. Kaya siya tinawag na Work Environment Measurement, okay? Shall mean sampling and analysis carried out in respect of the atmospheric working environment and other fundamental elements of working environment for the purpose of determining actual conditions therein. Sabi nga kanina, yung mga type of physical hazards, yan yung minemeasure nila sa noise, sa vibration, sa illumination, and yung minsan sa radiation. Minemeasure yan para malaman natin kung gaano ba kataas or kailangan nating maglagay ng mga control measures para maiwasan yung mga accidents. This is also under the Rule 1077 of the Occupational Safety and Health Standards. Mababasa nyo dun sa rule na yon, sa Rule 1077, yung kabuuan ng provisions for work environment measurement. Purpose of WEM,
or yung work environment measurement, bakit ba kailangan pa na gawin to, yung WEM na yan, is to determine the magnitude of harmful environment agents. Sabi nga, para masukat, okay? Periodically check the environment through measurement. Okay, kailangan gagawin natin siya periodically, no? Para ma-monitor natin kung okay pa ba yung level ng mga physical hazards factors natin, ano? Such as yung noise, vibration, illumination, etc. Okay? To predict harmfulness of new facilities, raw materials, production processes, and working methods. Siyempre, para, sabi mo nga, the occupational safety and health is working in proactive way, no? Para ma-predict natin. For example, may new facilities tayo, tapos gagamitin na ng mga employees, no? Yung pala, mataas pa yung level of concentration ng for example, yung pintura. Masyado pang malakas yung amoy. Eh, syempre, makaka-apekto to sa ating health, no? Form of health hazards na rin yon. Yung prolonged exposure dun sa ganong klaseng environment na amoy pintura, minsan nakakahilo rin yan, magiging cause yan ng pagkakaroon ng sakit. Okay? To monitor workers' exposure to harmful substances. Okay? Para maano rin, makita din natin yung exposure ng mga taong gumagalaw doon or yung mga employees na gumagalaw doon sa environment. To evaluate the effectiveness of environmental control and control measures adopted to improve the workplace and to maintain favorable environment conditions. Okay, evaluation of results ng work environment measurement. The results of the measurements are evaluated to determine whether or not they represent actual health hazards, kung meron o wala. Pag meron, lalagay tayo ng control measures or mag-establish tayo ng control measures. Kung wala naman, that's good. Results are compared with the accepted standards of maximum allowable concentrations or levels as prescribed by the following. Okay? Yung results, ikukumpara yan dun sa mga accepted standards natin. For example, we have yung isang set of standards natin, yung Occupational Safety and Health Standards or yung OSHS of the Department of Labor and Employment, dun nga sa mga rules under Occupational Safety and Health Standards, dun yung makikita yung mga accepted standards na yan. Also, ginagamit din nila yung American Conference of Governmental Industrial Hygienists or ACGIH for the threshold limit values and biological exposure indices and others, basta authorized. Okay, let's go to the hierarchy of controls. Eto. Dito minsan pag nagtuturo ako ng risk assessment or yung hierarchy, yung hazards identification, risk assessment and control. Ito yung pinaka-importanting base knowledge, no? For you to perform or for you to do risk assessment, dapat alam mo tong hierarchy of controls. Okay? Makikita nyo sa drawing, no? Parang baliktad siya ng triangle. Okay? Kasi, ibig sabihin yan, itong pinaka-ibabaw na yan, yung pinaka-malapad na part. Ibig sabihin lang yan, those are the most effective controls na pwede nating gamitin dun sa na-identified na hazards. Okay? Sa-isahin natin, ha? Kaya ganyan, baliktad na triangle ang design yan para ipakita na yung mas malapad na part is the most effective controls na pwede nating i-recommend or ibigay dun sa hazards identified. Okay, to prevent accidents. And then, papaliit yan sa baba. Makikita nyo, sa lowest part, yung kulay pula, is the PPE. Because PPE is the least effective na control measures. Okay, discuss natin, ha? Okay,
Tingnan yung sa ibabaw, kulay green siya lahat. Teal. Teal green. Okay? And nakalagay dyan, engineering controls. So, lahat ng nasa loob ng ang teal green na yan, those are engineering controls. Okay? Dito naman, sa next color, yung, anong kulay ba to? Basta, green. Yellow-green. Ito naman yung second most effective after the engineering controls, yung administrative controls. And the third one, yung pinakababa, yung kulay pula is the personal protective equipment. Yan yung pinakamababang level ng controls. Tingnan natin bakit nagkaganon, ano? Okay. Dito sa part ng engineering controls, dito sa teal green, ang nangunguna dyan nakalagay, elimination. Okay? Physically remove the hazard. Ganito yan. Napaka, pinaka-effective yung elimination. Kasi, once na may ma-identify ka na hazard, pag in-eliminate mo siya, automatic wala na rin yung hazard. So, ganun lang yan, no? Okay, next to elimination is yung substitution. Replace the hazard. For example, gumagamit ka na ng isang machine na delikado sa tao. Okay? Pero, as part of the operation, hindi mo siya pwedeng alisin. Like dito sa elimination, di ba, aalisin mo siya. Hindi mo siya pwedeng alisin kasi part of the operation siya. Ang pwede mong gawin is to substitute yung mas safe dun sa employee na gagamit. Okay? Tindihan? Okay, for others, makikita nyo, pwedeng ventilation, modification, isolation, and containment. Okay? Provide adequate ventilation. Pwede yan. Modification of the process or procedure. Isolate people from the hazard. Or kung meron kang ginagawa dito na medyo delikado, maglagay ka ng enclosure to isolate people from the work area. Then, provide enclosure to the hazard. Yun na nga yung sinabi ko, para ma-isolate yung worker or yung people dun sa hazard. Okay, let's go to the second most effective control, yung administrative control. Ano ba yung mga example ng administrative controls, no? Necessary OSH issuances. Okay? Work scheduling, training and education, and emergency preparedness. So, those are the administrative. Pwede siyang policies, pwede siyang scheduling, pwede yung OSH issuances, yung mga department orders, or lahat, mga republic acts that pertains to occupational safety and health. And the third, least effective, yung pinakahuling effective na control measures is yung using personal protective equipment. Okay? This is to protect the worker with PPE, also known as the last line of defense. Kasi, hindi mo siya pwedeng alisin and imposible ring mapalitan kasi fixed machine siya. And hanggang doon na lang yung pwede mong adjustment for scheduling ng mga employees, pero kailangan mo pa rin gawin yung task. What you can do is to wear your appropriate and proper personal protective equipment to protect the employee. Okay? Tandaan ha, ang pinaka-effective na type of controls in eliminating hazards is, number one, engineering controls. Next will be the administrative controls through creating policies or work process and adjustments in schedule. And last one is use of personal protective equipment or yung PPE. Okay, for safe handling of hazardous chemicals naman, no? Number one, carefully read the ingredient list of
any product or chemical use. Okay, wag basta-basta bukas ng bukas ng mga chemicals. Basahin natin kung anong nilalaman niyan. Purchase and use of proper personal protective equipment like gloves and goggles. Be aware of the hazardous materials you come in contact with. Dapat aware din kayo, no? Follow safe procedures when you handle hazardous materials. Handle, store, and get rid of hazardous materials safely and according to approved procedures. Huwag kayong lumabas dun sa ano, work process. Kaya nga tayo may process flow in each task para to keep us safe. Kaya huwag niyong gagawin na hindi sundin yung o ano man yung proper procedures in each specific task. Okay? Don't mix or combine hazardous materials unless you know you can do so safely. Never, ever mag-eksperimento nang hindi mo naman alam talaga. Transferring flammable liquids like gasoline from one container to another can make static electricity that could ignite the fumes. Tandaan nyo yan. Baka mamaya biglang magsiklab habang ginagawa nyo, no? Always carry chemicals in approved containers. Huwag ilagay sa bote ng kung ano-anong soda or dapat yung containers na ginagamit talaga for chemicals. Okay? Always wash your hands after using any unsafe material. What do we need to know about the hazards of chemicals? First, degree of exposure to health hazards. Depending on the intensity, frequency, and duration of exposure. That's one. For the nature, toxicity, and concentration of chemicals. Third is individual susceptibility of workers. Okay, minsan kasi may mga employees tayo na konting langhap lang or konting exposure lang sa mga usok, eh, nagtitrigger na yung kanilang asthma. Dapat kinoconsider natin yan. For our review, what are the different health hazards and how are they identified? Kaya na bang sagutin? Sige. I leave these questions to you guys para maging review points nyo, no? What are the different health hazards and how are they identified? Apat yan. Okay? Number two question, what is the program that should be in place to prevent or minimize exposure of workers from the chemicals? Okay? What does the company need to comply with Department Order 13614? Kaya bang sagutin? Okay, for industrial hygiene is the science and art devoted to the identification, which is the anticipation and recognition. And next is evaluation, where you can identify or you can grade the level of risk or the priority ratings of the hazard identified, and control of hazards. Yun yung definition ng industrial hygiene, no? Safety officer has the role to conduct identification of the different health hazards as part of the risk assessment process. Of course, yan din yung ginagawa namin. The potential health hazards identified should be evaluated and controlled. Hindi lang nagtatapos dun yung risk assessment kasi, hindi lang nagtatapos yung nag-a-identify ka lang ng mga health hazards. Okay? Meron pa rin yung evaluation. Yun nga, sabi ko nga, bibigyan mo ng grades yung hazards and yung risk level para malaman mo yung prioritization mo. Kung alin yung uunahin mo na bigyan ng control measures. Okay, once again, lahat tayo pwedeng maging OSH champions, no? Magtulong-tulong tayo para magkaroon tayo ng mas ligtas at malusog na work environment, no? Hindi lang 'to trabaho ng isang tao or ng isang committee. Lahat tayo is responsible for safety.
Thank you very much for listening. See you on the next module. Keep safe.